Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang mga asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin na mga lalaki ang kani-kanilang mga asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa kanyang katawan. Bagkos, ito'y pinakakain, inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan
ang inihayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang bayan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namungad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal ng arina, anupat umalsa ang buong masa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. May dalawa pong may dalawang storya ng pagpapaliwanag si Jesus kung ano yung kaharian ng Diyos. Pero common sa dalawang storyang ito ay parehong maliit. Ang seed, ang mustard seed po ay napakaliit, mas maliit pa ito sa butil ng munggo.
pero kapag namunga na, napakalaki. Ganon din yung lebadura o tinatawag na yeast. Konting halo lang sa arena, ito'y magpapaalsa ng arena. Pero kailangan tama po yung sukat. Ganon din naman po sa itinanim na buto ng mustasa o mustard seed. Kailangan fertile yung pagtataniman. Okay yung soil. Pag binalikan po natin yung ating unang pagbasa, kadalasan ito po ay ginagamit kapag may kinakasal, no? At kayo po ditong mga may asawa, alam nyo naman na hindi naman instant o agad-agad na nagdesisyon kayo mag-asawa, hindi naman agad-agad na napamahal kayo sa isa't isa. Nagsimula rin ito sa isang maliit, no? Maliit na actions, small actions. Maliit na pagsulyap, maliit na pagbati, kamusta ka? Maliit na pagbabay, mag-ingat ka, no? Mula sa attraction na ganun, nagde-develop hanggang sa mapamahal kayo sa isa't isa at itataya niyo ang inyong buhay dahil mahal niyo ang isa't isa. Kapag kayo'y kinasal, ano ang feeling? Parang langit, no? Parang kaharian ng Diyos na nagmula sa mga maliliit na bagay. Sweet nothings, small acts of kindness sa isa't isa. Pero inalagaan ito at isinama ang Diyos sa pagsasama ninyo. Pero ganun pa man, kung itong mga maliliit na bagay ay naging negative naman, maliliit na away, maliliit na alitan, kinalaunan yung pagsasama nyo ay hindi parang langit, kundi parang impyerno ang pagsasama nyo. Kaya ho natin, wag natin ho ibabaliwala yung mga maliliit na bagay. Dahil katulad ngayon sa ebanghelyo natin, maliit na bagay ang mustard seed, maliit na bagay ang yeast o lebadura. Pero importante ito, nagpapaalsa ng tinapay yung lebadura, yung mustard seed, kapag yumabong, kapag lumaki, maraming nakikinabang, mga ibon nakakapagpuga dito. No? Ganon din po kung paano natin buhayin ang kaharian ng Diyos dito. Ngayon po'y hinahamon tayo na huwag natin antayin yung great na makikita. Kasi sanay tayo pag sinabing kaharian. Kaharian, malaki. No? Pero bago maging malaki, ito'y nagbumula sa isang maliit. Sa ating mga nakakasalamuha araw-araw, ano ba naman yung mag-good morning tayo o good afternoon? O ngumiti o tumango para i-acknowledge yung presensya ng nakasalubong mong tao. Marahil hindi natin malalaman sa buhay natin na yung ngiti natin, yung pagbati natin sa ating nakasalubong ay naka-uplift, no? Nakatulong sa kanya, sa buhay niya, sa kanyang hirap na dinaranas, kahit papano nakaambon siya o nakaanggi siya ng kaharian ng Diyos dahil may nag-recognize pa rin sa kanyang katauhan. Huwag ho natin hayaan yung maliliit na bagay na ibaliwala, maliliit na bagay na maaaring makatulong sa ibang tao, maaaring hindi natin malaman sa panahon natin. Pero kinalaunan, pag tayo'y nasa langit na, malalaman din natin yung mga maliliit na bagay na ating itinanim, maliliit na kabutihan na ating ginagawa sa kapwa. Malaking bagay po ito sa Diyos. Ito po'y makakatulong sa pagbubuo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng Diyos. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos
ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at magpalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Tahimik tayong manalangin para sa intensyon ng misang ito, para na rin sa personal nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay at anak na mula sa'yo, muling ihahangin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa buong suko umiibig, wala sinta iniibig, hindi ka man masin.
kilala. At init mo'y maglaho ng tunay. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobina at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.